Pasan, siya'y mabulihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, anupat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo. Nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinarangal sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo.
bibigyan ka ang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili hain, lingkod manunubos natin. Alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, "Ngayon paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yun?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mahuupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklok ang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang umaga. Yan, pakilakihan pa po ang ngiti. Yan. Ngayong araw po, napakaganda po ng ating mga pagbasa kasi may unang ipinapaalala sa atin ang Panginoon na napakahalaga. Yung una pong napakahalagang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng apostol na si San Pedro na ang dahilan kung bakit tayo naligtas, kung bakit tayo natubos, ay walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Walang ibang bagay sa ating mundo, walang ibang yaman sa mundong ito ang naging dahilan kung bakit tayo natubos sa ating kasalanan. Isa lang po yung dahilan at ito yung buhay na inialay ng ating poong Jesus Nazareno para sa ating lahat. Dahil sa Kanya, nabuksan ang pintuan ng langit para sa ating lahat. Kaya ano pong dapat nating gawin? Ginawa na po ng Diyos yung Kanyang parte. Ginawa ni Jesus yung Kanyang parte. Pero dapat piliin pa rin natin na mapasok at masundan yung ating Panginoon. Ginawa na ng Diyos, nasa sa atin pong desisyon kung nanaisin nating matanggap yung buhay na walang hanggan na Kanyang binuksan para sa ating lahat. Kaya magandang tanungin sa ating mga sarili sa ngayon, nais ba talaga natin na matanggap yung kaligtasan na nais ibigay ng Diyos sa atin? Tanong ko po sa inyo, nais po ba ninyo? Amen po ba? Kung nais po natin, yung ikalawa pong imbitasyon sa atin sa araw na ito, sabi po sa unang pagbasa, lahat ng bagay sa mundong ito ay mawawala at lilipas. Anong mananatili? Ang salita ng Diyos. Kung gusto nating manatiling buhay, magpasawalang hanggan, ating tatanggapin sa ating buhay ang salita ng Diyos at atin itong susundan. Kaya kung titingnan po natin sa ating mundo, maraming mga tao, maraming mga puwersa ang nagnanais na alisin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Gusto nilang mas malakas yung maging boses at salita nila. At ito ay nagmumula sa salita ng kasamaan. Gustong alisin, huwag niyong sundin yan. Huwag niyong sundin ang simbahan. Huwag niyong sundin ang sinasabi ng ating pananampalataya ng mga pinuno ng simbahan. KJ lamang ang mga iyan. Sundin ninyo kung anong gusto ninyo. Sundin ninyo kung anong magpapaligaya sa inyo. Ganun po kung minsan nagsasalita ang boses ng masama, ang boses ng demonyo. Sasabihin, sundin mo lang kung anong magpapasaya sa iyo. Hayaan mo sila. KJ ang mga iyan. Pero mga minamahal kong mga kapatid, tandaan po natin, kung susundin lamang natin lahat ng magpapaligaya sa atin, makikita po natin na kung minsan yung mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa atin, hindi naman talaga magbibigay ng kaligtasan sa ating mga buhay. Kaya kailangan nating suriin yung ating mga pinapakinggan at mga sinusunod. Maaring hindi magbigay ng kaligayahan sa atin sa ngayon, pero ito yung tama. Ito yung magbibigay sa atin, magdadala sa atin sa kaligtasan. Mahirap piliin sa ngayon, pero sa kalaunan, kapag tiningnan natin ang kabuuan, ito yung tunay na magbibigay ng kaligtasan sa ating mga buhay. Kaya napakahalagang paanyaya po mga minamahal kong mga kapatid. Bago tayo tunay na maniwala, bago tayo tunay na sumunod sa mga naririnig natin sa mundong ito, kailangan napakamatingkad muna sa atin kung ang atin bang mga naririnig ay kalooban ng Diyos. Ito ba ang nais ng Diyos para sa ating mundo? Ito ba ang nais ng Diyos para sa ating mga buhay? Dahil kapag patuloy po nating pinakinggan ang boses ng mundo at patuloy nating inalis
ang boses ng Diyos sa ating buhay, masasayang po yung napakagandang tahanang inihanda ng Diyos sa kalangitan para sa ating lahat. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, palaging tandaan, ano po yung mananatili magpakailanman salita ng Diyos. Kaya nawa, patuloy nawa na ang salita ng Diyos ang magbigay ng gabay sa ating buhay upang ang ating buhay manatili magpasawalang hanggan. At pinapaalala din po sa atin ng Panginoon na oo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Binibigyan niya tayo ng gabay sa pamamagitan ng salita niya para tayo ay mapabuti dito sa mundong ito. Sa ating ebanghelyo po, ipinapaalala naman ng ating Panginoon na nawa yung ating pagtingin sa kanya, pagkilala sa kanya, yung pagkilala sa kanyang pagbibigay ng sarili, nawa itulak tayo sa tunay na paraan ng paglilingkod. Yung pagbibigay ng sarili, pagmimisyon, pagbabahagi ng mabuting balita sa ating kapwa. Sana yung pagmamahal ng Panginoon para sa ating lahat, ito yung magbigay ng inspirasyon para tayong lahat patuloy na magbigay ng ating sarili para sa ibang mga tao, para sa ating mga kapwa, upang lahat po tayo tunay na makaranas ng kaligtasan sa ating mga buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, tatlong mahalagang paalala po sa ating lahat. Walang ibang dahilan ng kaligtasan kundi ang ating mahal na poong Hesus Nazareno. Nawa tayo rin ay makiisa at tumanggap sa kaligtasang nais niyang ibigay sa ating lahat. Ikalawa, kung nais nating manatiling buhay magpakailanman, itago natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos. At ikatlo, isabuhay natin ang ating mga natatanggap sa Panginoon na makikita sa ating pagmimisyon, sa ating buhay na sa ating buhay na nagpapakita ng kabutihan ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ni Kristo ang ating Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagpakasakit na lingkod, ilahad natin sa Amang Mahabagin ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos, na mayroong malasakit na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng manggobyerno, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ang away at kawalang tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ating lahat, nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa panununtunan ng mundo, kundi sa panggalang na ibinigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan na naging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag inugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Sa katahimikan nating itaas sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Manalangin tayo.
Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa bawat isa, katulad ng iyong anak, na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay tala na iyong kaloob upang gumitain ang iyong buhay na inihanay ng tayo'y matiwang ilang sa sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan, sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa,
Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong kaawaan, ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang tanging paalala po sa atin sa araw na ito ay tayo ay pinag-alayan ng Panginoon ng kanyang buhay upang makamit natin yung kaligtasan. Nawa, upang tunay nating matanggap ang kaligtasang nais ibigay sa atin ng Diyos, patuloy nawa nating pakinggan niyang ang kanyang boses. Huwag nating isantabi at itaboy ang boses ng Panginoon sa ating mga buhay. Patuloy natin itong pakinggan, sundan at ibahagi sa iba upang ang lahat sa atin ay makaranas ng tunay na pagliligtas, tunay na kaligayahan sa ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipinto pa namin, parang namin, buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong pinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno,